Sama bro. Nakabili na ako ng gulong. Tada. So, ang importante dyan, ito. Yung 4-digit na marking. Ayun, pakabit naman natin. Patala ng Angeles. Sekwenta lang isa. Pakabit na natin. Nabili natin. So, isang 80 by 80 by 14. So, pwede siyang pang front and rear. Tapos, 90 by 80 by 14. Pang rear. Yan. Yung isa, nabili ko sa ano? Sa SM Clark. Yung isa, nabili ko naman sa Moto World Marquee Mall. Ito, may mga resibo pa. Oh. So, yung 80 by 80 natin, 1.5 ko siya nabili. Ito, 1.5. Moto World to na SM Clark. Ito namang isa sa Moto World Marquee Mall. Yan, 1.7. Mamura na siya, no? Wala kasi sila doon na by 90 eh, na pares. Ito na lang kinuha ko. Buksan natin. Check natin yung laman. Kung bubukas kayo nito, ingat. Pamadamage yung gulong. Dahan-dahan lang. Take your time. Sabi ko kayo na unbox, no? Dapat unwrap. Nakarap lang naman to eh. Buksan na natin to. Itong busura natin, dito natin lagay. Huwag magkalat dito. Ganda ng background ko, may kanyon. Ayan, ito yung front natin. Tada! Ganda, no? Ito namang rear. So, itong Metzeler tires, German company yan. Tapos, sister company sila ng Pirelli. Ayan. Ngayon lang din nalaman. Panood ko kasi yung video ni Sir Zach ng makina. So, finiture niya tong Metzeler tires. So, marami siyang binanggit na info doon. Pinausap niya kasi yung manufacturer o yung sa Moto World. So, yan na yung mga tire markings. Makikita niyo yan. Ito. So, yan. So, ito yung 80 by 80 natin. Tapos, ito yung 90 by 80. So, yung markings niya, pakita ko sa inyo. So, ang importante dyan, ito. Yan. Yung 4319, yung 4-digit na marking. Kasi yan yung manufactured date. So, yan yung kailan ginawa yung gulong. So, ito, 43rd week of 2019. Yan. Yung isa, napin natin. So, yung isa, ito. Ito yung 80 by 80. So, 27th week of 2019. So, 2019 din. Para silang 2019. Manufactured date. Tapos, syempre, brand or model. Ito, Sportex Street. Tapos, ito, DOT approved or certification. So, itong mga ibang number na to, speed rating, ganyan. So, ililink ko yung video ni Sir Zach. Pinaliwanag dun mismo nun sa Moto World. Kinakausap niya. Ano yung meaning ng mga ito? Ibang numbers. Itong alam ko ang SNI. Ano to eh? Standard National Indonesia. Ganito yung helmet ko eh. Meron yan. SNI. So, tapos tire size. Ayan. 80 by 80 by 14. So 14 yung rim size. Tapos ito. Brand. Tapos yung use niya. Ayan. Kita nyo. Tubeless. So, tubeless yung gulong natin, kaya fit to. Made in Indonesia. Tapos, ayan, meron din. Max load, 155 kilograms.
Yan, maximum PSI 45. Pero susundin nyo yung recommended tire pressure ng motor. Hindi kayo magbabase dito, maximum to eh. So yung thread nya, ayan, polyester, sidewall 2 polyester. So 2-ply, X-ply. Ito, parang safety warning, something something, madami. Ito, rotation, tire rotation. So ayan, kita nyo to, ito yung 80 by 80 natin. So, sabi ko kanina, pwede siya pang front, pwede siya pang rear. So kapag sa front natin lalagay ito ah. Ang rotation nya dito. Ibig sabihin, paganyan. Paganyan ang lagay, front. Kita nyo yung ano, ganun siya. Paganyan ang ikot nya. So ayan yung importante dyan, check nyo lagi, magpapakabit kayo ng gulong. Yung tire rotation. Kapag rear naman, yan, ganyan siya. Pero pag front, yun nga, ganito. So ito naman ang likod. Ito, may tire rotation din. Ito, yan. Rotation ng rear wheel. So pag ganun siya, yan, pag ganyan. Yung isa, yung front, pabaliktad. So parang sa liwa sila. Yan, parang ganyan sila. Oh. Ganyan. Kita nyo? Kasalungat. Kasalungat sila. Para yung tubig kapag basa, maganda yung ano niya, yung dissipation. Ayan, last look. Ganda ng thread pattern niya. So 90 by 80, 80 by 80. Ngayon, pakabit naman natin. Punta tayo ng Angeles. Let's go. Mas masarap bumiyahe ng ganito, maaga kaysa pag lunch. Kapon kasi ako bumili nitong gulong eh. Lunch ako bumiyahe. Sobrang init. Pag sa pawis ako, kaya tinamad na ako ipakabit. Actually, nag-vlog ako kahapon eh. So yun nga, hindi ka naman napakabit eh, sayang lang. Parang mas okay ito kung ano, vlog ko ngayon ito. Napakita ko sa inyo mabuti. Balikan ko na lang kayo. Ito muna ako doon sa papakabitan natin ng gulong. Sarado pa. Sarado pa. Ay, papakabit. Nagkakabit kayo ng pang motor na gulong? Gulong po? Oo, nagkakabit kayo? Okay. Magkano isang gulong? Si kwenta lang isa? Naiman na yung harap, mainit pa yung ano eh. Napakabit na natin. Tama yung rotation? Kaliwa dapat. Ganun. Ayan, okay na, nakabit na yung gulong. O, sinet kong tire pressure 28 sa harap, 32 sa likod. Bro, salamat ah. Panoorin mo na lang pag na-upload ko. Alright, sibat na tayo. Dinala ko na itong lumang gulong, nakakaya naman eh. May iwan natin doon. Breakin muna natin itong gulong. May coating pa yan eh. Mga ilang kilometro lang naman, 5 to 10 kilometers siguro. Hindi mo na tayo pwedeng rumatrat. Medyo madulas pa siya, oh, ramdam ko. Oh. Dahil bago pa, may coating pa.
So expected na yun. Huwag kayo magtataka kung parang mga madulas pag bago. Ganun talaga. Napansin ko pa pala no, parang ang ganya. Parang ang last ng arangkada. Ay, galing ako sa oversized na gulong eh. Kaya normal lang na parang bibilis, parang magbagaan. Tapos parang sobrang nimble. So, hindi pa siya ganun kakapit kasi hindi pa nabibreak in. Pero maganda, mayigit pala bumalik ako sa stock na ano, width. Stock width na size. 80 tsaka 90. Pag mas malapad kasi talagang mabigat eh. So yeah, 5 to 10 kilometers or 20 siguro, no? Para matanggal yung coating ng gulong sa ibabaw. Dandaan lang tayo, huwag tayong rarat-rat. Naihinggan nyo akong rat-rat din eh. Okay, wag na muna. Wag na muna, rat-rat din. Huwag kayo madulas. Natakbong 80 lang tayo. Nakakahingan nyo kasing mag full throttle gawa ng ano eh. Yan nga parang gumahang kasi siya. O baka man lamang nadagdagan ng top speed no. Ay nako. Uy, lagpas ka na 80. Tama na. Huwag na muna, huwag na muna. Pag-amating ka muna to ng ano, mayroong linggo tapos balikan ko kayo. Alright, what's up mga bro? Nabigyan ko na ng feedback sa bagong gulong natin. So, Metzeler Sportex Street 90x80 rear, 80x80 front. Una ko napansin dito sa 2 weeks na ginamit ko, di ba? Sabi ko na nakaraan 2 weeks. Unang-una ko napansin yung stopping power niya. Medyo humina yung preno niya sa harap. Yung stopping power, hindi yung preno mismo ha. Yung gulong kasi mas manipis na compared sa dati. Yung dati ko, 'di ba, 90x80 yung harap. Tapos yung likod 100x80. Ngayon, yung stopping power ng front, medyo humina siya. Kasi konti na lang yung contact patch. Kasi pag may preno ka, bababa yung unahan ng motor. So lalapat siyang ganoon. Ngayon, itong mas manipis na gulong, 80x80, mas konti lang yung compression niya. So ang nangyayari, humina ng konting-konti yung ano, stopping power niya. Ayan, napansin ko. Tapos nilagyan ko na rin pala to ng ano, tire sealant. Parehas, tigkalahati. Ito yung nilagay ko, tire sealant. Kobe. Tigkalahati yan. Kasi ito, bumili pa ako ng isa para may extra. Nadalin ko to sa mga ride. Para kung di kayanin ng sealant, ito, ambawa, agaya nung nangyari nung nakaraan, di na kaya, luma na eh. Meron na akong reserva. Tapos napansin ko rin, mas bumilis yung arangkada niya. Tapos mabilis niya nakukuha yung top speed. So same pa rin ng top speed. Kasi nadagdagan. Ang difference lang, mas mabilis siyang nakaka-top speed ngayon. Kasi nga, mas magana yung gulong natin eh. Hindi kagaya dati na mabigat yung gulong. Kaya mas okay yung ganyan. Yung same size ng stock. Tapos ang isa pang napansin ko dito, ito yung shock niya. Ayan oh. Malaki na yung gap. Hindi na kagaya dati na kapraso lang yung gap. Ang nangyayari kasi, ayan o, ito niya yan, dahil yan sa dating gulong na malapad, lumasabit siya. Kasi yung clearance niya sa shock, masyadong malapit. So pag may angkas ako, pag bumababang ganun, humps, sumaside siya. Ayan, wala nang sayad, ang laki na ng clearance eh. So mas okay talaga na stock size lang yung gulong. Yung handling naman niya, napaganda din. Wala akong masabi. High speed, sobrang stable.
cornering hindi ko pa masyadong nagagamit eh. Ilan-ilan lang naman yung mga corners dyan eh. Siguro bigyan ko kayo ng feedback dito kapag ano, pwede nang mag-ride, makapag-ride kami sa mga twisties, no? Baka nyo na lang yun. Pero so far, ang ganda ng kapit niya. Tapos syempre, wet performance, wala pa rin yan eh. Di pa ako napapasabak sa ulan dito. Hindi ako lalabas na ulan eh. So all in all, magandang gulong to. Metsellers Vortex Street. Observe ko pa, kasi in time, siguro mga in 2 to 3 years ganyan, bigyan ko kayo ng feedback kung talaga bang maganda. Parang ito initial impression lang eh. Pero matagal ko na rin naman nagamit. Mga 2 weeks na siguro. Kaya medyo okay na. Pinanggit ko lang yung mga napansin ko sa kanya, gulong. Pero satisfied ako dito sa pinalit kong gulong. Natapusin ko na yung vlog dito. Like, comment, share, subscribe. Kung gusto niya lang ha. Ride mga bro, ride safe!